Hi guys! Magandang araw at buhay! K-pop stars, isang napakatanyag na grupo ng mga celebrities sa buong mundo. At meron silang sikreto na hindi isinasabi publiko at yun ang nais kong ihatid sa inyo. Ngunit bago po ang lahat, kung magugustuhan nyo ang video ito, pakisubscribe naman po kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa aking channel. At paki-click na rin yung bell button para lagi kayong nanon-notify sa mga magagandang kaalaman na ihahatid ko sa inyo sa mga susunod kong videos. Salamat po. Ito ang miserableng buhay na hindi sinasabi sa atin ng mga K-pop stars. At ang video ito ay tungkol sa kabilang panig ng K-pop stars na hindi natin nalalaman. Hindi lingid sa kaalaman natin na ang pagiging perpekto sa miyembro ng mga K-pop stars ay kailangan. Ngunit sa likod ng kanilang makikinis na mukha, katanyagan at tagumpay ay nahihimlay ang isang malungkot na katotohanan. Sinisimula na nilang tanggapin ang kanilang kapalaran kapag pumasok na sila sa isang training na nakapaloob sa kanilang kontrata na sinasabing slave contract. Ang mga trainees na may 13 taong gulang ay sumasailalim sa mga malulupit at istriktong panuntunan. Nag-iinsayo sila mula umaga hanggang hating gabi, ngunit hindi sila maaaring kumain ng marami dahil kailangan nilang maiwasan ang madagdagan ang kanilang bigat o timbang. Ang mga trainees na itinuturing na masyadong bumibigat o nadadagdagan na ng timbang ay ini-encourage na hindi na muna kumain at uminom na lamang ng tubig. Yung mga itinuturing naman na hindi gaanong maganda at hindi pasado sa kanilang standards ay ini-encourage na magpa-plastic surgery. At yung mga hindi straight ay kailangang itago sa publiko. Karamihan sa mga trainees ay hindi pinapayagang makipagrelasyon o makipag-interact sa tao. At hindi rin sila pinapayagang umuwi muna sa kanilang mga tahanan o pamilya hanggat hindi pa nila natatapos ang mga training na dapat nilang gampanan o ang kanilang kontrata. Lahat ng pagdurusang ito ay para lamang sa katiting na pagkakataon at tagumpay. Ngayon, sabihin natin na maswerte ka dahil nagkaroon ka ng pagkakataong mapabilang sa K-pop group. Congrats! Simula ngayon, hindi na lamang sa iyo ang buhay mo. Ibinunyag ng isang dating K-pop group o K-pop star na kapag kumikita na ng pera ang isang bagong star, malaking parte nito ay dumidiretso sa management. Ito ay dahil binabayaran nila yung mga pinagkagastusan nila sa kanilang mga trainings. At bukod pa sa lahat ng ito, kailangan din nilang gampanan ang mga role na ibinigay sa kanila. Sa ibang identidad o identity, mula sa hairstyle, kung paano kumilos, at kung paano rin sila manamit, ito ay parte lahat ng sinasabing branding. Parang umaarte sila sa isang pelikula, ngunit hindi ito natatapos. Halos lahat ng kanilang oras ay napupunta sa pag-iinsayo, mga concerts, shows at tours. Ito at pati na rin yung kanilang mahigpit na diet ay nagiging sanhi ng kanilang pagkahimatay sa entablado. Pero huwag kang mag-alala, nandyan naman yung kanilang mga group members para alalayan at suportahan sila. Alam mo kung bakit? Magkakasama rin kasi silang tumitira sa isang bahay 24/7. Hindi sila pwedeng makipag-date, hindi rin sila pwedeng makipag-interact sa mga opposite sex, at hindi rin sila pwedeng makipag-usap sa member ng ibang mga rival company. Ang mga K-pop idols na ito ay pag-aari lamang ng kanilang mga fans. Speaking of fans, habang marami sa kanila ang supportive at positive, may ilan naman na lumalampas sa linya o yung bang mga nagva-violate sa rules. At kapag ganyan, sinasyberbully na ang mga K-pop idols na ito o di kaya ay pinapasok na ang kanilang mga privacy. Tingnan na lang natin yung istorya ng isang dating K-pop idols na nagngangalang si Suli. Siya ay 25 years old na naglakas loob na nagsabi sa publiko na mayroon siyang karelasyon
At dahil humiwalay na siya sa isang imahe ng K-pop idols, hindi siya pumaloob sa isang conservative female stereotype at inilantad din niya ang kanyang mental health. Bilang resulta, marami ang nag-cyberbully sa kanya at ibinahagi rin niya ang napakalupit ng pag-cyberbully sa kanya ng maraming tao. Dumaan ang ilang araw, pinutol na niya ang sariling buhay. Ito ang nagagawa ng matindi at unfair pressure sa isang tao. Marami na ring buhay ang kinuha ng halimaw na ito, mga mabubuti at talentadong tao. Isang wake-up call ang video na ito sa buong K-pop industry na ang mga K-pop stars ay itinuturing dapat na tao na may pangangailangan at hindi isang bagay lamang na ginagamit. Na tayo bilang isang lipunan na itigil ang isang pag-asam ng hindi makatotohanang beauty standards sa mga celebrities o sa lahat ng tao, na gumawa ng paraan para ma-address ang mga mental health issues at hayaan ng mga tao ang mga stars na ito na maging sila. Mahalagang maibahagi ang videong ito dahil malaki ang kakayanan ng K-pop para maka-inspire ng milyon-milyong tao at makapagligtas ng milyong-milyong tao sa buong mundo. Panahon ng mapagtanto na ang mga boses sa likod nito ay nararapat ding mailigtas. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng kanilang katanyagan ay maaaring maisakripisyo ang kanilang buhay. Napaka-influential nilang mga tao, ngunit sana ay naiibigay sa kanila ang pagkakataong maging sila at hindi itinuturing lang na isang bagay at pag-aari ng kanilang mga fans. Muli po, kung nagustuhan ninyo ang video ito, paki-like and share naman po at paki-subscribe po uli. Paki-click ang tiny bell para lagi kayong nanonotify sa mga magagandang kaalaman na ihatid kong muli sa inyo. Thanks for watching. God first.